mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po kami sa Facebook page, of course, ng True FM. And also, mga kapatid, tumutok po kayo sa lahat, sa milyong-milyong subscribers po ng Signal. Kami po ay naka-test broadcast on Channel 19. Ayan. So, sana po ay dyan nyo na rin kami panoorin at mag-subscribe na po kayo sa Signal. But meron pa rin po kaming Facebook and of course sa 92.3 nga po. Well, today mga kapatid, araw po ng Miyerkules. Nagbabalik po ang Philippine Charity Sweepstakes Office dito po sa ating programa. At bukod po sa kanilang Medical Access Program o tulong pinansyal at outpatient services sa kanilang headquarters dito po sa Metro Manila, dumadayo rin po ang PCSO. PCSO sa iba't ibang mga lugar sa bansa para po magbigay ng libreng serbisyo sa ilalim ng kanilang medical at dental missions. Nagbibigay din po sila ng mga libreng ambulansya at transport services sa mga nangangailangan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Miyerkules. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan. Baka may gusto po kayong idulog, ilapit, or may inquire kung paano po makaka-avail ng mga services po na ibinibigay ng PCSO or tulong sa inyong hospital bill. At iba pa, ay maaari po kayong sumali sa ating discussion at maaari rin po yung sagutin ang ating question of the day. Anong klaseng tulong medical ba ang kailangan po ninyo? Bukas po ang aming opisina, ayan, ang aming pong tindahan. Ayan. Kung may gusto po kayong idulog sa amin, post nyo po sa ating live stream or better yet, para diretso po namin kayong ma-connect sa PCSO, ay maaari po kayong tumawag sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Magandang hapon sa mga nakatutok na po sa atin sa Facebook. Marife Custodio, si Aleni Hunko, Eduardo Roma, thank you po. Ayan, at si Robert Ignacio. Ayan, pakibati naman po ang mga magagandang BFFs ko na sina Cheska Tiu at Mariana Justina Silian. Ayan. Salamat po. Present po ako palagi dito sa Pasay City. Thank you, Roberto Ignacio. At sabi ko nga po, ay makakasama po natin ang PCSO hanggang alas 5 po ng hapon. Kung ano man pong concern niyo or tingin niyo pong mahihihingi po natin ng tulong sa PCSO, maaari po kayong mag-post sa ating live stream or tumawag nga po sa ating tanungan hotlines. Kasama na po natin dito sa studio, Dr. Christine Ramos. Siya po ang Officer in Charge Manager ng PCSO Medical Services Department. Doc Trine, good afternoon. Thank you for coming. Good afternoon, Cheryl. Ayan. At good afternoon sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa atin ngayon. Ayan, at least hindi na po tayo StreamYard. Yeah. Pero malapit lang po kasi ang opisina ng PCSO, magkapit bahay, mga isang flyover ang Pagitan. Mga 10, pag walang traffic, 5 minutes. 5 minutes kaya. Yeah. Kung walang traffic. Kung walang pero hindi nangyayari yan. Mga 15 minutes. Mga yes. 10 to 15 minutes. Usually. Oh, usually, opo. Ayan po, dito tayo mga kapatid. Tutukan natin kasi marami pa rin sa mga kapatid natin, Doc Trine, ano, na akala nila, hospital bills lang. Sa hospital bills lang nakakatulong ang PCSO pero marami po silang medical programs. Ano po. Bukod dito sa mga ano pa ba, libreng gamot, ano pong pwede pang serbisyo yung pwedeng ma-avail sa inyong medical at dental missions? Ah, sa medical. Medical and dental missions muna po tayo. Ah, sige. Maka, kailan po ba'y sinasagawa ito at paanong scheduling, saan-saang lugar? Usually naman kasi by request yan. Mm-hmm. And sometimes, meron din yung mga initiated po ng ating PCSO Board of Directors. So, they just give us the instruction na, hey, mag-medical mission tayo dito sa lugar na to, and we go. So, ang na-avail po dyan, aside from free medicines, are, syempre, free medical consultations. Meron din po tayo mga dental procedures, pero usually, limited lang po yan sa bunot
dahil doon syempre yung limitations nung nung area at gamit, di ba? So aside from that, pwede rin po tayong mag-conduct ng free ECG procedure para sa ating mga patients. Okay. So pag dumayo ang PCSO sa isang lugar, kailangan sino ang magre-request? Kailangan ba LGU or kahit na po sinong, kunwari may mga NGOs, pwede po ba yan? Pwede naman po. Na-serve na po namin ang ilang mga NGO sa mga request nila. They just have to identify po the area they want to conduct the medical mission. Pero ang mas kadalasan po talaga, LGU ang aming mga kausap. Na nagre-request po. May minimum ba yan na dapat na, okay, papunta kami dyan, pero kailangan para sulit. Ganitong dami po ng pasyente pwedeng ano ang sanang maserbisyuhan yung mga ganung wala naman po kaming minimum na sineset. Usually naman po kasi during medical missions mga 100 to 200 patients po ang nakikita po namin within a half day period. Gaano po kadalas nagsasagawa ng medical at dental mission po ang PCSO? Depende naman po kasi yan sa scheduling din tsaka sa number of requests. Also sa availability ng medicines sa amin. So, kung kakayanin at malapit lang, kaya nila mga twice a week, pwede. Pero pag malalayo po, usually we na once a week namin kasi syempre yung travel time pa po nung team papunta doon sa lugar at pabalik dito. Kino-consider din po namin. Ang mga foundations po ba pwedeng lumapit sa inyo at makipag-tie up na or we're gonna outreach program po kami dito sa lugar. Gusto po sana namin, maliban sa makapagbibigay kami ayuda, magsagawa na rin ng medical at dental mission. Pwede po ba yun? Yes, of course. As long as they are registered po sa SEC, tinatanggap po namin. Kahit nga po yung mga socio-civic organizations, pwede po mag-request sa amin, or yung mga school organizations, pwede rin po. Pwede po, speaking of school organizations, or yung mga eskwelahan, or yung mga institutions na, kagaya po, ako, over the weekend, mga kapatid, nagtungo po kami ng Mabalacat, Pampanga, para puntahan po ang munting tahanan ng Nazareth, kung saan ang inaalagaan po nila Father June ay puro abandoned children with special needs. Iba-iba po sila, hydrocephalus, autism, iba-iba po na-paralyzed yung kalahating katawan or basta inabandon na lang. Yun po ba ay pwedeng dumayo doon para matignan po sila? Pwede naman po, ma'am. Basta nga lang kasi for those kinds of patients po, baka mas maganda pong specialista talaga ang tumingin sa kanila. Or yung sa mga tahanan ng mga elderlies. Yes, pwede po kami. Ano po, doon sa mga interesado, ayan, hindi lamang po pala limited sa mga LGUs ang kakausapin ng PCSO. If pwede po kayo mga NGO, ayan, yung mga institutions po na ito, mga foundations, pwede po kayo makipag-tie up. Paano po ang proseso, Dr. Trine? Simple lang po, magsasubmit lang po sila ng letter of request addressed po kay GM Mel Robles. And indicate lang po doon kung saan po yung target area, kailan ang target date po nila, and then estimated number of beneficiaries, and bigay po nila yung contact details po nung magiging focal person na kakausapin po ng aming department to organize the medical mission. Ayun mga kapatid, basta kaya naman ang schedule, pwede na rin po pala. Yes. Ayun. Okay, yan po yung mga dental at medical missions po na isinasagawa, and this is nationwide. Or of NCR lang talaga? Sa ngayon po, we are limited by yung kaya lang i-travel by land. So more of Luzon area. Pero Bicol, pwede, kaya. Yes, pwede naman po. Pero kung mag-schedule po, baka po kayanin din po namin ng Visayas and Mindanao areas. Basta matagalan. With proper scheduling lang po. Oh, okay. Kung matagalan or pag malakihan din po. Po. Ayun. Alright. So, yan po. Ang tangi lamang pong gagawin nyo ay initially, request muna po tayo. Yes. Bigay nyo po yung mga detalye, plano po ninyo. And then, I'm sure, doon po nila i-evaluate and they'll get back to you kung magiging posible po ba ito. Or kung hindi man kaya ng medical mission, do you give, pwede po bang, kung hindi po kakayanan yung buong team, kung magre-request na lang po ng gamot? Yes.
We have a medicine donation program naman po. Actually, yan po yung mas madalas na naibibigay namin, lalo na sa Visayas and Mindanao areas, under our medicine donation program. So, ganun din lang po yung requirements, letter of request. Mm-hmm. And then yung parang project, ilan yung target number of beneficiaries. Ano pong mga gamot ang pwede po yung, usually ibinibigay or nire-request po ng mga groups or yung pong ina-allow po? Mga medicines for common conditions such as hypertension, diabetes, pag mataas po ang cholesterol, multivitamins, antibiotics po for yung mga common infections. Mm-hmm. Yan po yung usually kasama po ng aming mga dinodonate na medicines. But of course, mga kapatid, ito po ay hindi pwedeng yun lang ang gagawin nyo. Mamimigay din po kayo ng gamot. I'm sure that you'll double check. Dapat kailangan may doktor na nandun po. Like, especially antibiotics. You can't just give antibiotics to whoever. Ano po? Dino-double check nyo rin po yun. Usually naman po, lalo na sa mga LGU, ang nagre-request po sa kanila is yung barangay health centers or yung barangay health workers. So, assured naman po kami na kahit papano is merong marunong po mag-prescribe ng mga gamot na binibigay po namin. Pwede po ba yun sa mga health centers? Tapos nandun lang siya pag anytime na may babalik. Yes. After po, yun po ba may liquidation or may sort of parang report na, ito yung dami ng nabigyan namin, ito yung natira, ito yung balak namin gawin after? Binibigyan po namin sila ng parang format na parang matrix lang po ng i-fill up po nila at containing information tungkol dun sa mga pasyente na pinagbibigyan or pinagre-resetahan po nila ng gamot. Oo, para din na masiguro po. Doon po sa mga dental or medical missions, kung sakali man pong nakitaan ng mga doktor, kasi magbibit-bit po kayo ng doktor . Usually yes. Po ilang doktor yan? Usually mga 2 to 3 doctors po ang kasama. Pero we really appreciate po pag yung requesting party ay nagdadala po ng compliment. Oo. Kasi mas mabilis po ang consultation at mas marami pong nasa-serve syempre pag mas maraming doktor. So, nandun na po yun kasama yung doktor. Tapos kaya ECG man lang. ECG po. And then also may mga gamot na po doon na kakailanganin kung nandun po sa ano. Paano pag may kailangang a more serious situation na nakita doon, kailangan nyo na po itong patignan, hospital na po ito. Yes. Nabibigyan ba ng assistance po? Referral ng usually, PCSO? Usually, nagbibigay lang po kami ng lab requests as a means of referral to another institution po na capable na tingnan yung yung kalagayan. Pero meron po mga instances po na pag ka-LGU po yung ka-tie-up namin, minsan nagdadala po kasi sila ng mga health officers nila. Uh-huh. And they can refer it to their local hospitals directly. At para wala na rin pong bayad sa kanila, no? Nagbibigay din daw po kayo ng medical training sa mga LGU at non-government organizations. Ano naman po itong training na ito, Doctrine? Usually, pag meron lang pong mga LGUs or organizations na nanghihingi ng tulong tungkol syempre sa logistics ng pag-setup or pag-organize po ng medical mission, we can provide advice. Not necessarily training. Sorry, ano kaya training yon? Parang mabigyan lang ng idea na ito yung ideal setup. Yes. You know, ito yung composition sana. Yeah. Ideally, ganito kalaking lugar. Gano karaming supplies ang kailangan dalhin. Gano karaming medicines for this many beneficiaries. Parang ganun lang po. Mga basic advice para lang makapagsimula sila na mag-organize ng sarili nilang mga medical missions. Okay. Baka po kasi dagsain naman kayo ng mga requests. Okay, pag nakuha nyo na po yung requests, paano nyo po pinipili? Pinipili pa yan or as much as you can accommodate all the requests you will? Or may certain criteria na dapat po man lang na masunod po sila or na mayroon? Usually naman po, that's first come first serve. Tinitingnan din po namin yung scheduled date of the activity. As much as possible po, at least 6 weeks from the date of the activity sila magbigay ng request sa amin. Mm-hmm. Since meron pa naman pong prosesong dinadaanan yan, syempre ipapa-approve pa po yung activity.
So, tapos oo, magpe-prepare po nung mga gamot, yung mga tao, isi-schedule. So, yun po, meron po talagang lead time kaming sinusunod, at least 6 weeks prior to the scheduled date of activity. At least, pero ako mga kapatid, kung ako sa inyo, quarter, at least one quarter before, para mas maplansya, mas mapaganda, exactly, mas maraming maservisyohan, hindi po ba? Hindi yung nagkukumahog kayo, tapos biglang, ay hindi pala pwede kasi meron pong kayo nakasabay. Diba? Hindi kayo ma-accommodate. So, yeah, at least, tagalan nyo po para, and then, pwede po bang umulit-ulit yan? Kung kunwari, mag-request sila quarterly or twice in a year? Usually naman po, ang ano lang namin, ang restriction lang namin dyan is once every 6 months po ang request. Ayun, pwede. Ideal nga naman din naman yun, mga kapatid. Okay, simula pa lamang po ng ating discussion with Dr. Trine, inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan. Baka po may mga kailangan po kayong assistance or may mga inquiries po kayo kung paano po dumulog sa PCSO, ay maaari po kayong mag-post sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Oras po natin, 4:20 ng hapon. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Katuwang ang PCSO. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ngayon ni Coach Cheryl Cosim. At ang ating question of the day, ano po bang klaseng tulong medikal ang kailangan nyo? Katuwang po natin ang PCSO today. Kasama po natin sila hanggang alas 5 ng hapon. Kung may gusto po kayong idulog, ilapit, baka po kami makatulong at masagot po namin ang inyong concern. Maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream or you may call our tanungan hotlines. At mamaya po, ipasasagot po natin kay Dr. Trine. Nakasama po natin ngayon, Dr. Trine Ramos, ang OIC manager ng PCSO Medical Services. Okay, bukod po sa medical at dental mission, Dr. Trine, nagdo-donate din po ng mga ambulansya. Yes. At naalala ko, nung galing po dito si GM Rojas, ay lahat sana, ideally, lahat ng LGU mabigyan. Actually, baka hindi naman siguro kakayanin barangay kasi ang dami-dami. Pero kung kaya na dalawa pa nga sa bawat LGU, ay gustong mabigyan ng ambulansya ng PCSO. Pero target muna natin, isa, bawat LGU muna. Yes. Ma, kamusta po? Tell us more about this program. Yeah, so sa ngayon po, ang priority po ng aming medical transport vehicle donation program is yun nga, yung mga local government units at the city level, municipal level, and provincial level. So ang binibigay po namin ngayon is a patient transport vehicle. Medyo strict na po kasi si DOH sa regulatory, parang nagla-license sila ng authority to operate pag ambulance na talaga. So ang readily na pwedeng i-operate po ng LGU is the patient transport vehicle. So sa ngayon po, I believe last year po nakapag-procure kami ng 375 units na due for delivery this year. And yun po yung, I'm sure isa start ng ipamigay ng PCSO. Mm-hmm. Lalo na for this first semester of 2024. Pero meron din pong nakaschedule po kami na procurement pa ng additional 1,000 units na hopefully is mabili din po by the end of this year. Oo, para masiguro nga na yung target. Yes. At yun din po yata ang directives ni Pangulong Bongbong Marcos, yes, ano, ng this administration hanggat maaari. Pero meron din po kayo yung transport, yung, yes, pasyente mismo. Ano po ba ito? Ano naman po yan? It's a program under the Medical Services Department, ang aming patient transport service. Meron din po kaming dalawang PTV units na ino-operate. And by request po, pwede po kaming mag-conduct ng patient transport po to and from a health facility. NCR lang po muna yan dito sa atin. NCR and contiguous areas. So within Luzon area po. But again, ito po ay hindi masyadong ganun ka-emergency. Hindi po yung, yes, biglang nangailangan po kayo ngayon, tatawag po kayo ng PCSO. Sabi, yes, nga po ni Dr. Trine, it's by request. Ito siguro yung mga pag-ililipat nyo po or ng ibang hospital, tapos wala pong available. And at least,
I think, gano'n po katagal para malaman nila kung na-approve po yung request nila? For this service po, mabilis lang. Usually within the day. Basta mabigay po sa amin yung abstract ng patient. Pwede po within the day ma-process na agad. Saan po sila tatawag? Paano po sila magre-request? Or ang mga iba't ibang ospital po ba ay alam din po ito at pwede silang ma-assistihan? Sa ngayon po, they can call the Medical Services Department. Kunin ko lang yung contact details. Mamaya, i-announce po natin yung medical sa Medical Services Department para po alam nyo rin po yung proseso. Kasi hindi rin po natin may kakaila. Ito po libre. Libre po. O kasi diba, pag minsan makikigamit ka ng ambulansya, yes. Of course, kunwari galing po kayo ng Laguna or Cavite or maybe Batangas, tas kailangan po ilipat yung inyong pasyente dito sa Maynila, dagdag cost din po yun, yes. sa pamilya ng pasyente dahil kung gagamitin nyo yung ambulansya po ng ospital, siguradong may bayad yan. Pag naman po sa LGU po ninyo at lalong tapos ay hindi naman available, ano po, pwede palang option po na makahingi po tayo ng tulong sa PCSO. Pero depende rin po ba yan sa situation ng pasyente? Kasi di ba, Doc, may mga pasyente, naalala ko noon during COVID time, meron po kaming kinailangan ilipat na hospital dahil kailangan niya ng high flow na oxygen, wala po dun sa ospital. At medyo delikado yung kanyang sitwasyon. So, kailangan may kasamang doktor dun sa ambulansya. Actually, mga ganun. Ang nire-require po namin is stable condition po yung condition. Patient. Meron naman po kaming oxygen. Pero kung ganun nga, medyo parang mas critical, mas magandang ambulance talaga ang kuhanin nila. Ay, bakit po? Ano po ang ginagamit na sasakyan pag po PCSO? Patient transport vehicle lang po. Yung bare minimum lang po kasi ang basic na ambulansya. Basic na equipment lang po siya nandun. So, mas maganda po at least type 1 ambulance which has parang basic life support capability. So, kung may mangyari po sa pasyente on the way to the hospital, madali pong ma-address nung doktor o nung nurse na kasama niya yung kondisyon ng pasyente. So, as much as possible po sa ngayon, stable na patients lang po ang kaya po naming i-transport. For example po, pasyente na i-discharge na bedridden, syempre mahirap naman i-transport yun sa regular na like private vehicle or grab, hindi mo lang pwedeng isakay yun doon. So, pwede pong mag-request sa amin. Yun po yung more of yung intention nung aming serbisyo. Yun pong sa mga ambulansya, okay, LGU po yung target, ay yun po pala pupunta sa mismo nakatambay sa LGU or pag may mga, or mga, ang mga public hospitals, government hospitals din po, ay nabibigyan din po ba ng ambulansya? Iniiwan naman po namin sa LGU kung kanino nila i-assign yung vehicle. Kung meron nakatambay na isa sa sa munisipyo for anything or sa public hospital nila. It's their choice po kung kanino nila i-assign. O kasama na po natin sa via StreamYard ang administrator po ng ospital ng Paranaque, si Dr. Cherry Lynn Cruz. Hi, Doc Cherry! Ay, naka-mute po yata tayo. Check po natin. Ayun. Good afternoon. Magandang hapon po. Good afternoon po. Ayan po. Doc Cherry, kwentuhan nyo lamang po kami. Isa po ang Paranaque, ospital ng Paranaque, sa nabigyan po ng ambulansya ng PCSO. Ay, opo. Sa effort po ng aming butihing Congressman Edwin Olivares ng 1st District, nabigyan po kami ng PCSO ng ambulance na pwede na last May 10, 2024. Ha? Nito lamang po? Na-turn over po yun sa amin ng May 10. Oh, limang araw pa lang.
Apo. Oo, that's good. Wow. Ay, gaano po makakatulong po ito sa ospital ng Paranaque? Malaki po ba ang kakulangan ng ambulansya po sa inyong ospital? Hindi, actually naman po, meron po kaming ambulansya talaga na ginagamit namin for transfer ng mga pasyente namin, lalo na yung mga nanggagaling sa emergency room o yung mga admitted patients namin na kailangang ilipat ng ibang ospital. Pero ito pong bigay kasi sa amin ng PCSO, a patient transport vehicle po ito. So, pwede po siya namin gamitin na sa mga rescue na ng patients na malapit dito, kung mga, halimbawa, vehicular accident, pwede po kaming sumundo at dalahin dito sa ospital. Tapos po, pwede rin naman siya na transport. Halimbawa, may mga pasyente na senior citizen o bedridden na kailangang na-discharge na dito sa ospital, hahatid namin sa bahay. Yung mga ganun pong purposes. Mm-hmm. Malaking bagay po yun, ano? Lalo na po kung ospital po ng Paranaque, so it's a public hospital, ano po. Siyempre, magiging komportable rin yung mga pasyente na kailangan ng maiuwi, pero sabi nyo nga po ay bedridden na, mas komportable silang maiuwi sa bahay. Hindi naman pwedeng, sabi nga nyo, Dr. Trine, ang hirap naman i-taxi. Or hahanap ka pa ng aarkilahin mo na talagang magiging komportable po yung iuuwing pasyente, tapos dagdag gastos pa po. At least po ito ay libre po para sa mga taga-Paranaque. Opo, ano po? Libre. Or kunwari po kailangan ilipat sa mas malaking ospital, ano? Doc Cherry. Opo. Ayun po, sana po, talagang marami pong maservisyo ang mga pasyente, lalo na po, bagong-bago pa, 5 days old pa lamang. Actually nga po, may 10 lang na turnover sa amin, pero marami na po kaming naservisyohan. Ay, sige nga po, kwentuhan nyo nga po kami ng right konti. Right after na announce po. Kwentuhan nyo nga po kami ng agad-agad na naservisyohan kahit 5 araw pa lang. Come again, ma'am? Doc Cherry, kwento nyo nga po sa akin, sa amin, yung ilang pasyente pong naservisyohan nyo kahit 5 araw pa lamang po yung ambulansya nyo. Po. Kasi po, nung nag-inauguration ng emergency room namin, kasi ni-renovate, binless din po itong ambulansya, so na-announce na meron na kaming ganitong ambulansya na pwedeng mag-cater sa mga pasyente. So, yun, dinaksan na rin kami kaagad ng mga tawag. Mm-hmm. At napunan naman po namin yun. That's good to know po. Baka po, pag nabigyan na rin po yung iba pa, baka sa second round, malay po natin, mabiyayaan po kayo ulit sa second round ng isa pang ambulansya. Sige po, Doc Cherry, marami pong salamat ha. Thank you po for joining us this afternoon. Salamat po. Ayun po, that's good. Ang sarap, ano, ng pakiramdam na alam natin na yung programa na tina-target po, ano, ng hindi lamang ng PCSO, but ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan na nakikita natin na napapakinabangan ng mamamayan. Yes. Oh, yun ang gusto natin talaga, Dr. Trine. Actually, Trine, yung diba? Impact ang syempre gusto natin. Kaya, kailangan din, kaya yung sinasabi, wala lang si GM today, lagi niya tayong in-encourage na tumaya tayo, sana tumaya tayo sa loto, because nga po, yun namang bulk po ng ating itinataya, kahit hindi man po tayo nananalo, nakakatulong pa rin po yan sa mga katulad, kagaya ng ganito pong kwento, ano, ng ospital ng Paranaque. From ospital ng Paranaque, punta po tayo sa Atok Benguet. Opo, ganoon kalayo sa Atok Benguet. Kasama po natin si Mayor Franklin Smith. Mayor! Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon po! Abay, balita po namin, dyan po sa Atok Benguet, ay isa rin po kayo sa nakatanggap na po ng ambulansya mula sa PCSO?
Oo nga, nakakatuwa nga, ma'am, kasi yung request namin sa PCO, PCSO, binigay nung November 22. Malaking bagay ito sa amin. Nakakatulong ng sa mga constituents natin, hindi lang sa munisipyo ng Atok, pati yung katabing LGU ng Benguet. Mm-hmm. Ito po, sabi niyo po, November 22, 2023. Last year lang po. Oo, ma'am. Is this the first time po na nag-request po kayo sa PCSO ng ambulansya or matagal na po kayo naghihintay? Ma'am, hindi naman na gano'ng katagal yung paghintay namin. Kaya nga natutuwa nga kami at siguro alam nila, sinabi namin na kailan namin ng ambulansya kasi dito sa Halsema, delikado yung daanan dito. Maraming na-aksidente dito. Opo. Kulang tayo sa ambulansya, saka yung mga ambulansya natin, old yung mga ambulances natin. Kaya nga, yan, nagpapasalamat nga kami sa PCSO at binigyan kami. Hindi binigay yung request namin, ma'am. That's good to know po na sabi nyo nga, hindi lamang po sa Atok, Benguet, pero yung kalapit pa po na LGU ay minsan napapahiram nyo pa po pag nangangailangan din sila. Oo, ma'am. Kung kailangan na kailangan, pinapahiram namin kasi para sa taong bahay naman itong ambulansya na binigay ng PCSO. Saan na pong mga pasyente or kwentuhan nyo nga po kami, Mayor Franklin, kung saan-saan nyo po or kailan nyo po nagamit itong ambulansya po na bigay sa inyo ng PCSO sa mga katulad po ng anong sitwasyon? Yung sitwasyon kung may emergency cases at kung may may sakit na kailan na dalhin sa hospital, refer sa hospital, yan ginagamit rin natin. Kaya nga laking pasalamat at bago yung ambulansya, natutuwa rin yung mga kababayan natin. Ito po ba ang first time na nakatanggap po ng ambulansya mula sa PCSO ang inyo pong lugar? Hindi po. Actually, this is the second time. When was the first? Second time ho. Opo. Nung panahon ni Mayor Alos, yan. May binigay ng PCSO na ambulansya. Siyempre, old na yon. Kaya nga, after one administration, saka tayo naman ang pumalit. Kaya nga, nung sinubukan natin na mag-request, at least nagpapasalamat kami at nagrantan yung request namin, ma'am. That's good to know po. Pero, gano'n na po katanda yung una? Ilang taon na po yung unang naibigay sa inyo? Yung una, ma'am, baka mahigit mga kulang-kulang na 10 years ata, ma'am. Naku, kailangan na nga kasi po talaga, no? Kasi rini-repair natin yan, ma'am. Opo, kailangan na nga po talaga ng bago dahil kahit na po siguro gaano nyo talagang sinisigurong ma-maintain yung pong sasakyan para maganda pa rin ang takbo, pag 10 years na at ginagamit sa emergency, talaga pong papalya paminsan-minsan. Good to know po na isa po kayo sa nauna nang nakatanggap ng ambulansya po mula sa PCSO. Kaya nga, nagpapasalamat kami, ma'am, at malaking tulong ito sa amin. Mm-hmm. Marami rin pong salamat sa inyong oras, Mayor Franklin Smith ng Atok, Benguet. O mga kapatid, pwede pang humabol ha, mag-comment po kayo sa ating live stream at patuloy po natin mga kasama si Dr. Trine. Yung inyo pong mga katanungan, mga tawag, ay yan na po ang ating aasikasuhin sa huling bahagi po ng programang Sagot Kita, Sagot Tayo ng PCSO. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Katuwang po natin ang PCSO. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. At may mga callers tayo, Dr. Trine. Ayan, kasama na po natin sa linya ng telepono si Reggie Atienza. Hi, Reggie. Yes, hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ano pong maitutulong po namin? Mami, if ever po ba na nagda-dialysis ang isang patient,
meron po bang financially na maitutulong ang PCSO? Sir Reggie, sino po ba ang nagda-dialysis sa inyo? Actually, sa neighbor po namin, naawa po kasi ako dahil matindi po talaga yung kapos nila sa pagdating sa pera. Opo. So, gusto ko lang po maikat sa kanila yung naririnig ko. Financial. Parang wala pong financial assistance. Yung talagang, ang sinasabi po ba natin, Sir Reggie, yung talagang pera mismo yung matatanggap nila? Hindi, favor po ng mga, yung tulong po ng PCSO. Ah, kung ano. Okay, sige po, doctrine. Unang tanong po, Sir Reggie, may PhilHealth po kaya ang pasyente? As I know, ma'am, wala po sila mga work dahil vendor po yun. Ay, dapat sagot yan ng LGU, yung kanilang PhilHealth membership. May universal healthcare na po tayo, so automatic po na ang lahat po ng Pilipino ay member po. So sila po ay parang supported ng LGU. Opo. Kung indigent, okay. Kailangan po, sabi nyo nga po, wala po silang trabaho. So they can be considered as indigent. Yes. Ngayon, pag po PhilHealth member, dapat po ay sagot na lahat ng dialysis. 152. Parang ganun. Parang ganun po. 152. Basta from 90-something, naging 150 plus. Yes. Yun pong dialysis ng inyong neighbor, 3 times a week, tutugunan po yan, sagot na po yan ng PhilHealth, Sir Reggie. Okay. Ngayon. Basta lalapit lang po, Sir Reggie. Oo. Sa barangay lang eh. Dapat i-consider na sila na indigent po kung walang trabaho. Kung senior pa po yan, abay lalo pong dabor na pwede niyang ma-avail kahit hindi siya indigent yung pong dialysis na yan. Pero may mga pagkakataon na may hinihingi po sa PCSO yung gamot na itinuturok ba yung doc? Yes, Epoetin po. Epoetin. Yun po yung mga injection na kailangan nila weekly or twice a week para po tumaas yung pula ng dugo nila. So, yun po, meron pong assistance po ang PCSO doon. Pwede po silang mag-apply sa PCSO para mabigyan sila ng guarantee letter para doon. Ayun. Tanungin nyo po si neighbor, ikaw ba nangangailangan ng yung sinasabing Epoetin, pampataas ng pula ng dugo? Pulan ng dugo. Kasi yun po, maibibigay na tulong po ng PCSO sa mga dialysis patients po natin. Sige, ma'am. Alright, thank you po. Ay, God bless you po. Salamat po, God bless. Oo, bihira po yung ganyan. Nagmamalasakit sa kapitbahay. Thank you po. Mag-ingat po kayo, Sir Reggie. Next, ma'am Sherry, salamat po. Salamat. Next po natin, si Jessie Conde Ponpon. Hi, Jessie! Hello po? Nawala! Jessie, are you there? Okay. O, dito muna po tayo habang hinihintay natin. Jessie? Yes, ma'am. Ay, hello po. Hello po, ma'am. Ma'am Gerald, kumusta po? Ay, mabuti naman po. Ikaw, kamusta ka? Magandang hapon. Duma, ma'am, na may problema ako sa kuya ko po. Bakit naman? Ano pong may tutulong namin? Ma'am, kasi nasa... Ano po, ma'am... operahan daw po ng bato. Okay. Kasi yung ano niya, yung nagmamanas na yung paa po niya, ma'am. Opo. So, naka-confine na po sa ospital? Opo, ma'am. Saan pong ospital? Sa ano ba? Sa Bicol. Sa Legazpi po, ma'am. Bicol. Oo. Bicol Regional Training Teaching Hospital, ma'am. Opo. Government hospital po yon, I suppose, no? Opo, okay. Opo. Siya po ba ay private or naka-charity patient po siya? Hindi ko po alam. Parang private na po yata yun, ma'am. Yun ang sabi ng pamangkin ko kasi yun ang nagbantay. Okay. Kasi po ganito, Nanay Jessie, ano? Opo. Pag po siya ipasok nyo or ilipat nyo po as charity patient, dapat po, anuman po ang gagawin sa kanyang operasyon, gastos po niya sa ospital, basta po siya ay charity patient, kailangan po, sakop po siya ng malasakit center natin at wala po siyang dapat bayaran.
Yun po, ma'am, na may ano po siya sa Malasakit, galing po sa Masbate. Okay. Kung charity po siya, ha, na pasyente. Kasi yun po ang directives, di ba, Dr. Chai? Yes. Yung zero balance. No, ano, zero... No balance billing. No balance billing. Ay, bakit po tayo na mo problema? Ano po ang sabi sa inyo ng ospital? Wala po namang ina... Kasi sabi nga, operahan daw po. Okay. Ngayon, yung ang pamangking ko, wala pang update kung kailan. Mm-mm. Eh, sige po, hingan mo, wag po kayong ma-stress. Eh, bay, wala pa naman po pala. Kung sakali man po, okay. Nanay Jessie... Mabaling nahihirapan po siyang umihi, ma'am eh. Opo. So, maganda po na nakaschedule na po siya pa-opera. Pa-opera nyo lang po. Makakaraos po tayo niyan. Tutulong po ang PCSO kung may bill man pong kailangan bayaran. Pero ang bilin ko po sa inyo, Nanay Jessie, sabihin nyo po sa pamangkin nyo na kung yan po ay ipapasok nyo po siya sa charity, pay as charity patient, ano po, wala po kayong kailangang bayaran. Dahil po, nakalagay po yon sa the past administration ay nagkaroon po ng directives, batas ba yun, Doc, Trine, na zero billing. No balance billing. Oh, no balance billing. Ganun po. Opo. Ay, yung sa mga gamot na lang po. Dapat din yung gamot sa kope eh. Pero si pag unless na wala po sa ospital at hindi available sa ospital at kailangan nyo pong bilhin sa labas. Ganun po yun. Salamat po, ma'am. Opo, ngayon, kung kailangan din nyo po ng assistance, I know ang DSWD, Nanay Jessie, yes. Yung pong prescription, kunwari pinabibili, wala sa ospital, kailangan bumili, pwede nyo po yan ipakita sa DSWD, sa pinakamalapit pong DSWD sa lugar po ng inyong kapatid. At ang DSWD po ay nakapagbibigay po sila ng hanggang 10,000 pesos. Pero didepende pa rin po yan sa prescription na ibinigay. Kung tingin po nila ay itong gamot na ito aabuti ng 3,000, 4,000, yun po yung maibibigay po sa inyong assistance ng DSWD. So isa po yan na opsyon na pwede pong hingan ng tulong. Prescription ang kailangan lamang po ng doktor. Ano? Salamat po, ma'am. Huwag ka masyado nag-iisip. Padadasal natin yan na matapos din po yan. Salamat po, ma'am. You're welcome po, Nanay Jessie. Ma'am, maraming salamat po. Opo. Salamat po. Yun lang eh, Doc Trino. Kailangan talagang paulit-ulit na paalalahanan natin yung ating mga kapatid because we have institutions, mga kapatid, government agencies na makakagabay po sa atin. Hindi man po nila may mga pagkakataon na hindi kayang ibigay yung 100% pero makakaagapay po natin dun sa pagtulong. At is malaking bagay na po kahit parte lang nung gastusin ang kayang sasagutin nila. Kagaya po sa PCSO, you continue to help with hospital bills as well. Ano po? Yun lang po, may pagbabago. Paano na po ulit yung proseso pag NCR at saka sa mga probinsya, Doc? Pag NCR po ng mga ospital, depende po kasi kung may malasakit center o wala yung ospital. So, syempre, pag may malasakit center, dun po kayo dederecho para mag-apply ng PCSO assistance. Malaking bagay na rin po yun kasi andun na rin si DOH, si DSWD. Lahat, oo. Lahat si nandun Phil na. Health, so, diba? pwedeng buong bill nyo po masagot na ng malasakit center. Oo. Pag wala naman po, lalo na sa mga private hospital, meron na po kaming application, pero online na po. Papadala lang po kayo ng inyong mga documents sa ncrmap@pcso.gov.ph. Ayun. At ganun pa rin ang proseso sa mga probinsya? Sa probinsya naman po, pwede naman po silang pumunta sa pinakamalapit na PCSO branch office. Yun po yung mga walk-in na nga. Dito po tayo sa ilang mga mensahe po ng ating netizen. Si Rebecca Camposano Daniwan, gusto ko pong humingi ng tulong para sa dialysis patient. Paano po ang proseso para makahingi ng tulong financial sa PCSO? Katulad po ng nabanggit kanina, pag-dialysis po, hindi po na yan sasagutin ng PCSO because kaya po in-adjust ng PhilHealth
na 152-156. Di ako kabisado. Basta siniguro nila na 3 times a week. 156. Ayun, 156 dialysis po. Sagot na po yan ng PhilHealth. Ang sa PCSO po mahihingi natin, pag hindi lahat po ba ng dialysis patient kailangan po ng epoetin? Karamihan sa kanila, kailangan. Ayun. So yun po, pwede nyo pong idulog sa PCSO. Pero kung ang pinag-usapan po natin, pera ang makukuha, yung actual na financial assistance, hindi po. Hindi po. Hindi po. Oo. Guarantee letters lang po ang inilalabas po ng PCSO. At yun po ay nagbago. Matagal na rin. Dati kasi check eh. Ay, ano pa, panahon pa ni ano? Ni Sir Manuling. Opo. yun yung panahon. Kaya lang nakita nila para mas talagang napupunta sa dapat paggamitan. Mm-hmm. Kaya iniba po yung proseso. Guarantee letter. Si Betray Maming, dito po sa San Jose del Monte, Bulacan, gusto namin magkaroon ng medical mission. Again, pwede po, sabi ni Doc Trine, ang gagawin lang po, Doc? Ay, mag-submit po ng request letter po kay GM Mel Robles. Paano po nila papadala? Email? Pwede pong i-email. Ang email po ng aming departamento ay msd@pcso.gov.ph. msd@pcso.gov.ph. Oh, madali lang po, MSD. Medical Services Department. Ayun, kaya MSD. PCSO.gov.ph. Si Jaime Pilapil, katarak po ang sakit ko. Kailan po pupunta? Pwede po akong pumunta dyan sa office ng PCSO? Ano po ang requirements? May libre po ba tayong cataract operation? Sa ngayon po, wala po. Meron lang po kaming ophthalmologist na consultant na nagki-clinic po every Friday ng 1 to 4pm. Dito po sa PCSO Conservatory. Yes. Sa may along Shaw Boulevard. So, pacheck nyo po yung mata nyo at baka pwede nyo rin po sila mabigyan ng referral. Yes, ayun, pwede naman. Para, kasi po, I'm sure marami pong nagsasagawa ng free cataract at may operation. May coverage din po ang PhilHealth sa PhilHealth, cataract. PhilHealth, 100%. Opo. Ayan, si Elibeth Ramos, pwede po ba na personal na humingi ng tulong if dental po ang concern at sa malabo ang mata para po mabigyan ng bagong salamin? May ganun po ba tayo sa PCSO? Sa ngayon po, wala pa po kaming benefit na optical. Pero yung sa dental po, pwede po. Nakakapag-perform naman po doon ng oral prophylaxis, pasta, bunot. Anong araw po ang dental day sa dito po sa PCSO main branch sa may conservatory, mga kapatid, along Shaw Boulevard? Ang dental clinic po namin ay open Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Walk-in, libre, yes. Bunot, pasta, linis. Magdala lang po kayo ng valid ID, pa-photocopy nyo lang po. Yun lang? Yes. Ganun lang kasimple. Yes. Kahit ilan ang bubunutin. Yes. Basta kaya. Hindi basta kaya. Kasi diba meron nyo yung hanggang tatlo lang po tayo, balik na lang tayo sa susunod kasi baka sobrang pagdurugo. Mga kapatid, marami po tayong mga kababayan na never nagpunta sa dentist, iniisip nila mahal. So, pumunta na lamang po kayo dito, along Shaw Boulevard, makikita nyo po yan, malaking PCSO, yes. Conservatory, yes. Nakalagay po doon. Nandun ang kanilang dental services every day pala. Every day, holidays. Except holidays, Lunes hanggang Biyernes, yes. Walang Sabado, Linggo. Magmula alas 8 hanggang alas 5. Oh, pwede po. Make time. Magkano na po ang cleaning ngayon? 500? 1,000 na ba? Tapos, magpapabunot ka, magkano na rin? Ang pasta mo, depende sa laki. 1,500, 1,200. Ma-discount ka. Siguro, swerte na, 800 pag na-discountan ka. Ito po, libre, mga kapatid. Yung mga anak nyo, bitbitin nyo. Lalo na pag summer, pag nagbakasyon na. Yeah, pwede. Diba? Kung wala pong ganong mga mission po sa inyong lugar. Again, thank you for coming, Doc Trine. I'm sure magkikita pa tayo. Buwan-buwan po nating makakasama ang PCSO. Thank you po. Thank you for inviting me again.
At maulit pa yan, Doc Chan. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagtutok po sa amin. Sana po'y nakatulong kami sa inyong mga concern, lalo na po pag sa mga medical assistance po na pangangailangan. Again, ako po'y overtime na po tayo, pero please do take advantage. Sayang po, malaking bagay po yung ibinibigay na medical services po na ibinibigay ng PCSO dito po sa kanilang opisina. Dental, everyday. May mga doktor po sila dyan everyday sa puso, sa pulmo. Pulmo, endocrinology, sa utak. Lahat. Meron na po kaming nephro ngayon. Oh. Meron na kaming urologist. Oh, ayan po. Take advantage. Libre po. Tanging dadali nyo. ID. Yun lang. Xerox copy. Tapos na. Marami pong salamat sa inyong pagtutok. Usapang kalusugan pa rin po tayo bukas. Katuwang po natin ang MX3 Hypertension. At may makakasama po tayong cardiologist bukas. Magsama-sama po tayo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!